Nako, hindi na nakatiis si dating senador Sunny Trillanes. Na alam naman nating noong panahon ng mga Duterte, bugbog sarado itong si Trillanes. Ngayon, nagsasalita na tungkol dito sa impeachment. Aba, ay may sinasabi siyang 22 article of impeachment daw ang pwedeng ipile or ebidensya magpapatunay kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo itong report na ito. Ng One News kanina, ayon sa kanya, may kausap na siya sa kamera para siyang maghain ng impeachment complaint. Kapag kami nakaready na, 22 articles of impeachment ito, nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe, mas ang pinakamaganda rito, yung congress mismo ang mag-file. Ayon kay Trillanes, ilan sa grounds ng impeachment ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at culpable violation of the Constitution, at iba pang high crimes. Kabilang sa mga basihan nito ang mga kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara sa Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. Wala naman hong apor itong si Sara Duterte dyan sa mga senador. Ayan. Kasi ano nga siya, no? Parang reyna yung pag-asa niya. The optics are not good. Nag-aanap siya ng kape. Politically isolated na siya. Wala pang tugon ng tanggapan ni VP Sara. So, ayan ha. Ang sinasabi ngayon ni dating senador Trillanes. 22 article of impeachment, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery daw. Naku, meron pang ganun. At yung confidential at saka intelligence fund na napaka-controversial. Wow. Anyway, ang impeachment kung ito talaga ay matutuloy, mahabang proseso at political issue ito. Ang sinasabi ngayon ni Trillanes, liwanagin ko lang, ready na sila. Handang-handa na sila sa mga ebidensya. Ang inihintay nila, sinong congressman ang maglalakas ng loob na ipile ito or pangunahan, manguna ipile. Kasi dalawa po ganito ang proseso. Pag impeachment, pwede pong ang direct magpile ito mismong congressman. Okay? O kaya civilian. Katulad ni Trillanes, civilian ngayon yan eh. I-sponsor siya ng isang congressman para i-file yung article of impeachment. At yung mga dokumento, ebidensya, lahat. Tapos ikakalendar yan sa plenaryo. I-refer sa Committee on Justice. Mag-hearing. Kaya matagal yan. Aalamin ng Committee on Justice kung aabot doon ang mga basihan ng ebidensya, impeachment. Kung talagang merong impeachable na ground para i-impeach ang isang impeachable official like Vice President Sara Duterte. Wow! So matindi ito ah. Ah, yung betrayal of public trust, mabigat yun. Kasi tungkol sa pera yun. Eh, merong corruption pang binabanggit kung ano-ano. Eh, yung iso nga po ng 125 talagang medyo mahirap paliwanag yun. Kasi December 20 hanggang December 31, 11 days ng 2022, bago natapos ang taon, minadaling ubusin ang 125 million. Yun ang lumalabas dun sa COA report. At yan nga iniimbestigahan. Gustong malaman ang Committee on Appropriation, pero hindi pinaliwanag. Tapos na yung Committee on Appropriation, deliberation ng budget, tapos na rin halos. At ngayon, yung Committee on Good Government in public accountability. Yun ang nagsasagawa ng investigation. Ang lahat ng record ng Committee on Appropriation, Committee on Public Accountability, ay pwedeng gamitin ebidensya yan. Kung madidiscover nila ang talagang mga perang pinagdudahan kung paano ginamit ng 11 days. So, bay, matindi si Trillanes, nagtatrabaho pala itong mamang ito talaga. Hindi pala nagbibiro ito. Sabi niya kasi nung araw, sa oras na matapos ang term ni Duterte bilang Pangulo ng Bansa, maraming kaso kakaharapin itong mga ito. Ay si Trillanes din yung nag-file ng
dalawang kaso ng plunder before Department of Justice. Di ba? Laban kay Duterte, laban kung kanin-kanino. At ito naman, yung anak, si Pulo nga pala, kinasuhan din yan, Trillanes. Ngayon, ito naman kapatid, Vice President. Pero mabigat ito, impeachment. So ngayon, buhay na buhay ang issue. Impeachment, impeach or resign. Kasi meron ding isang congressman na nabanggit ko na sa inyo, nagsabing, kung ganyan na parang hindi nagagawa ang trabaho, resign na lang. Eh kung hindi mag-resign, baka nga humangyari ang impeachment. Eh magpapasko pa naman, ano ha? Pupalagay ko yan, kung wala ng panahon ngayon, baka sa next congress, sa July, next year. Kasi mag-i-election tayo ng Marso, ng Mayo, magre-resume ang mga bagong halal na congressman at senador sa July. Then doon magsisimula yung 20 congress. Ito kasing 19 congress ngayon, hanggang December na lang. Tapos January, on and off na lang yan dahil mag-i-election na, kampanya na. So tingnan natin kung anong kongreso ba ito papile. 19 congress, ihahabol, or doon sa pagpasok ng 20 congress. Pero again, sinasabi ni Trillanes, handang-handa na daw sila doon sa 22 article of impeachment laban sa Vice President. Naghihintay na lang kung sinong congressman ang mag-i-sponsor or kung sinong congressman ang maghahawak bago tuloy ang ipile ang kaso. Naku, kaabang-abang ito. Mm-hmm. So, again, ayaw ito ng mga DDS. Ayaw ito ng mga Duterte at ng kalang followers. Pero wala tayong magagawa. Yan ang rule of law. Ha? Ang rule of law, hindi lang sa korte. Kasama sa rule of law, yung trabaho ng Kongreso. Yung impeachment. Dahil pagka naipile yan, dadaan ang maraming hearing sa Committee on Justice. Bago pa yan pagbutuhan sa plenaryo at kung kinakailangan at makita nila yung article of impeachment, ano ha? Ibo ay papasa yan sa Senado. Tapos ang Senado magkukumbine as Senator Judge. Ganyan ang ginawa kay ERAP nung araw. At saka kay Justice Corona. Di ba? Kaya hindi na tayo bago dyan. Pareho kong kinover yan. Bilang reporter ako noong mga panahon yan sa media, yung isong yan kay ERAP at kay Corona. Ganun ang mangyayari kung sakaling aabot. Pero ito matindi sinasabi ni Trillanes ha. Sigurado na raw ang 18 senador na papabor sa impeachment. Wow! Matindi. Para sigurado si Trillanes sa Kongreso, yung majority magde-decide in favor of impeachment against Sara Duterte. Pagdating sa article, pagdating sa impeachment court, ang Senado, sinasabi pa rin ni Trillanes, sigurado raw yung 18. Aba eh, pa-impeach na kung ganun. Pero hindi natin pwedeng panghawakan yan. Anything can happen. At saka, politika ho ang impeachment. Kaya ako, sa aking pananaw, sa Kongreso, madali talaga yan. Dahil mga congressman, galit na kay Sara eh, tungkol sa budget. Ako, sa Senado, iba. Kasi may mga senador doon na pro-Duterte, alam naman natin. Aabangan natin ito. Kaya please subscribe and follow sa aking mga channel. Itong channel na ito, MA Pinoy TV, at itong channel na ito, Mike Abby Opinions. Dalawang channel ko po kasi. Okay? Like para makarating sa mga kinaukulan. Wala naman personal na ito. Issue lang, trabaho lang. At ako ay tulay lang ng mga impormasyon galing dito sa sentro ng balitaan sa Pilipinas, Mega Manila, o para patungo sa lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad. Kaya like lang. Thank you.